Sobrang na fuckboy mo, Park Ji, naluloka ako sa iyo. Si Miss Nabi ay ang bagong mukha ng karupukan. Tinanong tayo ni Miss Yu Nabi ng what is love? Ikaw, what is love? Pang-atake rin pala tong series na to. Ayun, simula pa lang, wina what is love na to. Hello! Welcome back to Jomar Jomar Channel! Okay, first things first, subscribe to this channel, Jomar Jomar. You can also like and follow Facebook page, Jomar Jomar. Thank you so much, okay? So, anong huling movie pinanood mo? Ano yung latest na movie na panood mo? Or ano yung binibinge-watch mong series ngayon? Tell me about it, pag-usapan natin, i-share nyo din kung ano yung mga pinapanood nyo right now. But for this video, I am going to share with you my thoughts and feels and agam-agam sa newest most talk about Korean drama right now, which is Nevertheless, available on Netflix. And so far, meron na siyang 4 episodes starring Song Kang. Song Baby Love, and see the very beautiful Han Sung-hee. So, si Song Kang dito sa Nevertheless, ito yung parang nagsabi na siya ng direct ready na po ako for mature roles. Alam niyo yan. Because prior to this project, puro siya, ano siya, tinawag ko nga siyang ano, the Webtoon K-Drama King. Kasi yung first 3 previous projects niya are all based on a webtoon. So yung Sweet Home, Love Alarm, and yung Nabiliera are all based on a webtoon. Adapted into TV series. And of course, the very beautiful Han Sung-hee ay ang napakaganda at ang nakakagigil na si Dak yung sa phenomenal Korean drama na The World of the Married Couple. So, actually, when the trailer for Nevertheless came out or lumabas yung PR that Song Kang and Han Sung-hee are going to be together in a project, ang una ko talagang tinanong is parang, sinong nakaisip nito? Pagsamahin ang 2 of the most beautiful faces in Korean drama land sa isang series. Nakakaloka, di ba? Like, so ano gusto yung maramdaman namin while watching every episode? Kami masyadong favorite ni Lord at hindi kami ganun ba yung gusto ko? But anyway, pero kasi diba, parang hindi ko din talaga in-expect na magsasama sila in a project as early as now. Parang hindi ko siya na-predict at all. But, nung lumabas yung mga pubmats nila, oh my god, they look so good together. Actually, bagay sila. And I am hoping na na-develop sila dito sa Nevertheless. Kasi sobrang bagay. But anyway, for each app, this is the most talk about Korean drama right now. Marami ko nakitang tweets, posts, memes, kung ano-ano related to this Korean drama. Kasi apparently, it's mainly about romance and relationship and, you know, yung journey, sexual tension, I believe, mga ganyan. So, maraming nakaka-relate. Tapos maraming rin naloloka. So maganda itong pag-usapan. I understand bakit ito must talk about right now. At top 1 nga siya sa Netflix Korea and Netflix Philippines. Kasi maraming nanonood. So ako ngayon, papanoorin ko na per episode. At ito yung pag-usapan natin. Ito yung mga maganda pag-usapan. So napaka-dramatic ng opening scene. Naglalakad si Han Sung-hee as Nabi sa pa-snow with a dramatic voiceover. Tsaka, tignan nyo naman yung mukhang yan. Oo, diba? Nakagigil. Ang ganda masyado. Favorite ni Lord. Oo, diba? Tapos, mas revealed na papunta nga siya sa exhibit ng kanyang current boyfriend. So, it merong sculpture of a woman na nasa dog style sexual position or basta nakaganon awkward na position. But anyway, so nakita niya tapos she felt violated lalo na she was surprised, di ba, hindi niya wala without her consent kasi siya yung apparently siya yun
sinabi ang subject ng exam. Well, naintindihan ko naman ano, kasi parang, bakit? Okay sana kung with her consent. Dahil nagulat siya, obviously, wala consent. And, we all know na anything without consent is so, so wrong. Ganda, ang ganda nitong part ng tinanong tayo ni Miss Yunabi ng what is love? So I guess the entire Nevertheless series will talk about what is love nga ba? Totoo lang, for me, mahirap talaga i-define what is love. And I think that's it. Yun talaga yung love, mahirap i-define. Aww. Kaya nga, di ba yung bata tayo, as dumbbook, well, kung bata kami, batang 90s, I'm sure wala na rin kasi ngayon yung mga kabataan ng slam book. Yung mga slam book, tapos ipapapirma mo yung mga classmates mo, tapos ilagay niya dun yung info. Tapos usually sa second page, merong what is love na question na laging sinasagot ng karamihan. What love is like a rosary, it's full of mystery. Diba? Kasi lang yung alam natin definition that kopyahan lang. Kasi of course, at a young age, hindi pa rin naman talaga natin manipulate. So, binabato sa atin ngayon ni Miss Yunabi ang tanong, what is love? So ikaw, what is love? Pwede bang i-comment mo sa comment section for you what is love? Pang-atake rin pala itong series na ito. Yung simula pa lang, yung what is love na ito. And then, ito na nga yung part na nahuli niya si toxic boyfriend ay merong kinakalantari sa kanilang school. Sa academy, sa arts academy. At nahuli niya. Dun sa pagkahuli niyang yon, of course, you don't tolerate cheating. Ang ganda-ganda ng part na sinabi niya kay Jowa na, umaarte si Jowa na parang wala siyang ginagawang kababalaghan. You asshole. Hindi ganong manner. Mas maganda at pinag-proper. Ako, you asshole! Charing. Ay paghiwalay na siya. And she actually felt good, no? Kasi napa-smile siya after the you asshole. At dahil dito na, nabigyan niya ng definition ng kanyang tanong na love, which is, sabi niya, love, it gets trampled on and helplessly melts away. It's nothing. So, napaka-bitter po ng kanyang definition ng love. Aww. But it's understandable because I think dahil sa definition niyang ito, masasabi nga natin na I think the best way, ang definition kasi talaga natin ng love depende sa atin. Sa romantic love. Diba? So, in her case, napakanega ng kanyang definition ng love because she came from a bad relationship with a cheating boyfriend, nakakasakal, tapos napaka-insensitive na ginawa siyang subject of sculpture for an exhibit without her consent at in that sexual manner pa. Diba? So, I can't blame Miss Yunabi. Yun yung definition niya ng love. So, paano maiiba ang definition niya ng love? I guess, pag nakilala niya si Song. So, ito ang kanilang, kanilang meet cute. Ito ang kanilang first meet up. Basically, nasa isang bar si Nabi at may ka-eyeball si Song Kang. Ka-eyeball. Ang ginagamit yung eyeball ngayon, but during our time, parang akala ko naman, tanda ko na, before I was younger, may konsepto ng eyeball na tinatawag. Ang tawag dyan, EB. So, EB for not itbulaga, EB for eyeball. So, may ka-eyeball siya dun sa bar, in-assume niya, he mistook Nabi. As yung kamit niya for the eyeball, but aren't there. But, at
ating Miss Nabi ay hindi rin naman ano ay hindi kinaya ang kagapuhan ni Sokang. Pero tsaka uso talaga sa K-drama yung ano, yung mga pa suspenseful reveal, especially sa ito, kumari ito, 'di ba? May pa slow mo pa kay Sokang sa kanyang pagpasok sa bar, tapos different parts of the body muna bago yung full reveal. Uso yan sa K-drama talaga. Pero naman, pagka-reveal ng face ni Sokang, I mean, di ba? Sobrang guwapo, sobrang guwapo. Kasi nakasya si Sokang, and alam niya ng mga friends ko kasi lagi ko siyang pinupost. And una ko siyang nabitan doon sa sweet food. Kasi such a good actor. Tapos ang sweet niya. Tapos ano ko siyang minahal. Sweet niya. So ngayon, marami na lang nagkaka-crush sa kanya. Pero pumila kayo ha. Pumila kayo ha. Imit lang yung buhay ko as a Sokang lover nung kami-kami pa lang. Ngayon, madami na nakakasakaya dahil sa lover nila. But okay, sige, okay, share. Sabi, hindi ko naman kayo mapipigilan dahil ang gwapo nga naman. Pumila ng maayos! Pumila! Halo kasi Miss Nabi. That same day, yung kanyang breakup, pero pagkakita niya kay Sokang, para bang nawala lahat ng pighati na kanyang nararamdaman. Sakit at pighati. Pero ano naman, like kung ako, si Sokang din naman ng bigla kong kaharap. Oo naman, makakalimutan ko din naman yung aking ano, mga sakit at pighati. Nakakaloka. But, dahil nga, ano, tapos yun na nga, si Sokang ay bumalik, kinansel yung kanyang ka-eyeball, at piniling mag-stay with Nabi sa iconic line niyang, "Can I sit here?" Tapos tingnan nyo naman kasi yung, kapag sinabihan ka ng ganyang mukha ng "Can I sit here?" Tapos kulinisin ko pa yung upuan, kahit di naman madumi. Umupo pa dyan, Wabu! Ang ganda rin kasi talaga ni Nam. Kaya naman din siguro, pabalik si Sokang. Pero grabe, tapos, nag-dart-dart game na sila. Hindi naman marunong sinabi. Ang loser na mag-wish. Nararamdaman na nga ni Miss Nabi na this guy is bad for her heart. Pero hindi rin naman kumawala. Diba? Sakay na sakay din naman si Mamsh. True enough, this guy is bad for her heart kasi tinuruan siyang mag-yossi. Hindi naman siya tinuruan, inalok lang siya. Pero ito naman si ate mong Nabi, marupok. Game naman, kahit di naman smoker, biglang napasmoke. So sa kanilang pagchichikahan nga doon sa table, dahil natalo sa dart si Miss Nabi, ang winish ni Sokang ay drawing siya dito ng butterfly. So apparently mahilig nga sa butterfly si Sokang. So doon na din lumabas yung saan galing yung, tapos yung name pa nga ni Nabi, inspired by a butterfly, Nabi. So mahalagang importanteng elemento ng kwentong ito ang mga butterflies. At wala dito si Mariah Carey. Dapat Mariah Carey song ang theme song ng Nevertheless. Dahil nga sa ano, butterfly. So anyway, napaka-legit fuckboy ng mga galawan dito ni Sokang. Hindi ko kinakaya. Because ayan yung mga "I sit here," ayan yung mga paano niya, palapit-lap, papaturo-turo ng dart. Saka in fairness, tama yung podcast kay Sokang dito as a lead fuck. Kasi sa series na to, nagagawa nila siya mo ang fuck. But in real life, hindi naman siya fuck. But anyway, yung mga fuckboy na okay ng fuck. Isin natin. Charing! No to fuckboys. Huwag kayong magpapaagapi. Huwag kayong papagapi sa mga kalaban. At doon na nga sa iyo si Erya, binitawan ang iconic line. We want to go see butterflies.
sabi naman ni Ate Wear, sabi naman ni Kuya, that's my place. So, baka judgmental lang tayo kung ano itong butterflies na tinutukoy niya. Pero kung ako yan, Nabi, sama ako. Ay, pero dahil nga, ano, pero dahil, pero sa moment na yon ay medyo na-overwhelm si Ate Munabi, so punta muna siya ng bathroom, pero labas ng bathroom, narinig niya sa by the bar si Songka, may ina-initiwan na someone, ayun. Tapos nagalit siya, I mean, nagudahan niya si Songka, so umalis siya without saying goodbye to Songka. So ayun na, so yun na yung nilang pagkikita at that time. Pero Nabi naman, may na-initiwan lang naman siya sa phone, malay ba natin kung sino, di ba? Issue lang naman yun, pwede, it could be anyone. Pwede makausap niya yung butterfly, charin. So after that incident sa bar, which is ang kanilang first meet-up, hindi na mawala sa isip niya si, si Song Kang. Tapos pinento niya nga yung incident sa itong dalawang characters dito sa story. Tapos sinabihan siya ng, it's hard to find someone, you feel an instant connection. Alam mo, totoo yan. I think yung spark na sinasabi nila, diba sinasabi nila, malalaman mo yan kapag mapifeel mo na may spark. I think yung spark na yun is yung connection. Agree ba kayo sa akin? Diba? Kasi, I think maganda ring definition ng love in general is, it's all, love is all about connection. You find that someone na at hindi madali ngang ma-connect to someone. So, kung makikita mo talaga yung spark at yung connection na yun, and somehow may kakaibang feeling, good feeling, go for it. Kasi may something, baka it's a spark of something beautiful. So, apparently, yun nga yung nararamdaman ni Abby after yung kanilang pagkikita sa bar. But Miss Nabi, you also have to acknowledge the fact na that day na ipag-break ka, malungkot ka mga panahon na yan. At sa panahong malungkot tayo at tayo ay madaan sa isang masakit na pangyayari ng ating buhay, medyo marupok talaga tayo. So, is it really a connection or dala lang yun ng iyong kalungkutan? Snabby, if you're watching this, you might wanna consider this question. Wow. Cut to fast forward. Gaya ng inuman tong si friend ni Nabi, Exam Juniors, and apparently, Song Kang ang isa sa mga junior, so they go to the same art school pala. Small world. Yan ang ating natawag na small world. At alam niyo naman sa mga TV series or sa movies, small world talaga palagi. Diba? Ayan na nga, sinabihan siya nang we meet again, nagkita ulit sila, pero sa kanilang inuman, ayan, nagpanggap silang first time ulit nilang magkita. At at dito na nga lumabas, ang pangalan ni Song Kang ay Park Jae-yoon dahil nga dun sa bar, hindi siya nagpakilala. So, si Park Jae-yoon, si Song Kang, at least may pangalan na siya. So, anyway, nakakatawa dito yung mga kainuman nilang friends dahil yung medyo awkward silang nag-aanyong sa isa't isa. Nasara sila ng anyong, anyong. Alam niyo yung mga ulul friends? Yung mga ulul friends na mapang-asar. So, ulul friends, ay, bagay sila! Pareho kayong single, kayo na lang. Diba yung mga gano'n? Maraming ulul friends na ganyan. Happy lang naman. Okay, so, after that, yan na sunod-sunod na hindi mawala sa isip niya siya. Si Park Jae-yoon. Si Miss Nabi ay ang bagong mukha ng parupukan. May pinagadaanan ka, diba? Remind namin, ha?
pinagdadaanan ka, this naman, or is this your way of moving on? Para ma-distract ka ba sa pain na nararamdaman mo? Possibly. Pero like, kung si Song Kang din naman talaga yun, di ba? Ako naman, mumuha na ako agad-agad talaga, Ben. Tingnan niyo naman yung mukhang yan, oh. Lord! Napakagwapo! Saka alam mo, ever since na nag-crushin ko si Song Kang, talagang ko siya napapanood. Napansin ko, I don't know if you agree with me, pero marami na rin nag-agree sa akin. Kamukha na si Win Mitawin. Marami silang similarities ni Win Mitawin. Pagkakawin, yung nakikita ko si Win Mitawin, mag-agree ba kayo sa akin? Comment nyo nga kung mag-agree kayo sa akin. After nung kanilang muling pagkikita at nalaman na they go to the same school, lalong nawindang si Miss Nabi, lalong hindi nawawala sa isipan niya si Park Jae-yoon, na till doon sa last part of the episode 1 na nagarutan sila sa school. Nagarutan sa school! Hindi, pinuntahan ni Song Kang si Park Jae-yoon si Nabi doon sa kanya. Sa kanyang classroom. Tapos, with the pink, kinem. Tapos, sinamahan ni Park Jae-yoon matapos si Nabi doon sa ginagawa ng sculpture. Tapos, narinig na nga natin na it feels like something new is about to begin, sabi ni Miss Nabi. Miss Nabi, kalma mo, marupok ka talaga, B. But anyway, hindi ko kinakaya na sobrang legit fuckboy ng mga galawan ni Park Jae-yoon dito. Mga malinya niya na yun niya, yung mga we meet again, you look so beautiful when you smile, yung mga lovely, tsaka legit fuckboy yung always know the right words to say, when to say it, how to say it para kiligin ka, knows how to touch you, yung mga pag ganyan, in a way na hindi borderline sexual abuse, but parang romantic, so ikiligin ka or it will make your heart flutter. Sobrang fuckboy mo, Park Jae-yoon, naluloka ako sa'yo. So, ganyan kagaling na actor si ano. This is totally different from previous roles of Song Kang. Sobrang galing niya kasi naniniwala akong fuckboy siya dito. Sobrang yung fuckboy! Nakakaloka! Ikalma nyo, girls! Ikalma nyo sa mga fuckboys! Dumaban kayo! And the episode 1 ended with they're like about to kiss. Pinaputol na. So, hindi natin alam. Sigan natin sa episode 2 kung magkikiss. But anyway, that's episode 1 for this Korean drama, Nevertheless. And I loved it. Kalma. Ang kalma niya. Tapos, ang kalma niya pero sobrang susundan mo talaga kung anong mangyayari sa kanila. Gusto ko yung so far, tsaka nakaka-intriga pa kung bakit ganito si Park Jae-yoon. Parang hindi mo pa alam yung backstory niya, hindi mo pa siya lumos nakilala. Alam mo lang ang gwapo niya at nakakarupok siya talaga. Yun pa lang yung alam natin dito sa episode. So, I'm excited to see the next episode, saan papunta ito. Miss Nabi, laban. Anyway, maganda-ganda na naman ng bagong K-drama na ito. So, pag-usapan natin every episode. And thank you for watching this video. Leave a comment. Ano din sa palagay nyo? Ano din yung mga agam-agam feels and thoughts nyo about episode 1 ng Nevertheless? Tell me about it sa comment section. Pag-usapan natin, magre-reply. You can also watch my other videos sa Jomar Jomar YouTube channel. So please click that subscribe button. Peace sa episode 2 ha. Ipinapin sa pag-usapan natin. Tapos mga marurupok dyan, ikalman nyo ha. Yung mga fuckboys.